Nice. Ang ganda nitong keyboard na to, meron na siyang sariling calculator. So sa mga nag-i-encode, mas makakatulong sa inyo to kasi hindi nyo na kailangan mag-open ng another apps para makapaggamit ng calculator or magtabi ng calculator sa tabi mo. Kasi mismo dito na sa keyboard na to ay meron ng calculator. So ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin at paano i-setup ito. So watch till the end at huwag nyong kakalimutan mag-subscribe. First thing ko na gagawin mo is pumunta ng Play Store at hanapin at i-type ang AI dot ito, type keyboard. Dahil lumitaw na siya, so tap niya na lang yan. Tapos ganyan po ang itsura ng kanyang logo. Ayan, ganyan po. Then install lang. Let's continue. Tapos skip niyo lang yan pag may mga ganyan. So, hintayin lang po natin, ma-download. Pag naman mga ganyang keyboard, mabilis lang siya ma-download. So, ang gamit ko pong cellphone ay Vivo Y11. Alam ko. So, automatic mag-open siya pag katapos i-download. So, pwede nyo nang i-skip yan. Tapos, para magamit nyo naman siya sa pag-encode, punta ka lang sa settings. At hanapin mo yung application and permission. Ayan. Tapos, permission management. At hanapin mo itong default app settings. Siyempre, pupunta ka sa ito, input method. So, ayan. So, dahil in-install ko ang AI, that type keyboard free, so, ito po ang aking pipiliin. So, ayan. Siya na po yung naka-default. So, try natin. Kung lilitaw na siya. So, nakalagay dito, pwede mo siyang i-resize. Then, ito yung iba pa niyang menu. So, ganyan po itsura niya. Pinaka-default niya, meron po siyang minsan nagbabibrate siya. So, kadalasan po, pag bagong install ang keyboard po, ay naka-auto-correction siya. So, punta ka lang sa menu. Tapos, click mo lang itong settings. So, okay lang yan, naka-enable, prediction. So, ayan po, ads lang yan. So, close mo lang after. Yan. Pagdating dito sa word suggestion, click mo lang po itong word suggestion settings. Tapos, i-uncheck mo itong auto-correction para pag magta-type ka, hindi siya may iba yung spelling. Tapos, back mo lang. Then, punta ka dito sa look and feel. So, dito kasi merong vibrate. Dito mo tatanggalin yung vibrate saka yung sounds pag nagtatap ka dun sa keyboard. So, pwede mo na yan i-uncheck para yan, enable, disable mo lang mga yan. So, kailangan naka-display yung top row na yan. Tapos, color theme. Pwede mo yung uncheck to para hindi pa iba-iba yung kulay ng keyboard mo. Pero ako hindi ko na-inan na siya. So, ito, uncheck mo lang yan. Tapos, pwede mo yung uncheck yan. Tapos, eto. So, itodo mo siya sa dulo para mag-off siya. Tapos, enable. Okay. Yan. So, okay na yan. Tapos, balik ka na. So, mapapansin nyo dyan, wala pa yung calculator. So, punta ko ulit dito sa menu. Then, settings. Tapos, dito ulit sa menu. Oops, may ads. So, close lang yan after. Yan. Menu ulit. Tapos, hanapin mo tong customize bottom now. Ayan. So, makikita mo dyan. Ayan. Show comma. Emoji. Tap mo lang tong calcu. Tapos, lilitaw na siya na ganun. So, pwede ka nang mag-start. So, ready lang natin yung isa. Ayan. Ayan. Try natin. Oops. May nakalimutan ako. So, pansinin nyo yung keyboard niya. Sa numeric, nakaganon pa. So, paano siya magiging parang calculator? So, punta ka lang ulit sa menu at settings. Tapos, sa... Oops, may ads. Lagi may ads pa ganyan. Tapos, punta ka lang dito sa look and feel again. Tapos, may makikita ka dyan.
Ito, sa layout. So, numeric layout ang gamitin mo. Check mo lang yun. Tapos, pwede ka na mag-back dito. Yun. So, pag pinap nyo itong number, automatic na ka. Parang calculator na siya. So, try natin. Kung mahirap ko siyang gamitin. So, trinay ko lang muna sa dalawa. So, try natin. Ayan, tanyari. 72 plus 4. So, kahit na madali, para lang matry natin yung calculator. So, tap nyo lang po again. Itong icon sa baba na parang calculator, para maging calculator siya. Tapos, 72 plus 4. So, pag in-equals nyo po yan, lalabas yung sagot. So, itatap nyo lang po yung sagot na yan. At automatic, mapupunta po siya dito sa box kung saan ka nagtatype. At pwede mo na pong i-go yan. So, same lang dito. 40 plus 3. So, click mo ulit ito. Calculate. 40 plus 3. Tapos equals, tap mo lang siya. So, kadalasan naman ginagamit ang calculator pag multiplication yung math solving na lumilitaw. Pero pag ganito, mas okay lang na i-type nyo na lang. Pag mga plus plus lang, type nyo na lang yung sagot para mas mabilis. So, 108983. So, wala pong ginamit na ibang ano dito, na ibang apps, kundi yung keyboard lang. So, para mapakita ko po sa inyo kung paano i-set up yung keyboard na yun. So, pwede nyo na rin siyang gamitin as default keyboard, or kahit, depende sa inyo, kung magustuhan nyo naman siya. So, ang ayoko lang sa kanya kasi, yung pag magka-copy-paste ka, pa isa-isa lang. So, hindi na sa-save yung mga kinakopy mo. Unlike sa Gboard na, makapag-copy ka ng at least lima, nakasave lahat yung lima na yun. So, eto pa isa-isa lang yung copy niya. Pero, ayun nga, kagandahan sa kanya, hindi mo na kailangan mag-download ng floating calculator or magtabi sa'yo ng ibang calculator. So, katulad nito, alphanumeric siya, no? So, N, 3, meron na rin siyang number dito sa taas. So, iyan pa yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi, hindi ka napupunta ng number para lang maiba siya, diba? Mas madaling mag-type pag alphanumeric na yung captcha na itatype mo. So, sana nakatulong ulit sa inyo itong video na to. Dahil nakita ko lang din ito sa isang member, nakalimutan ko lang i-mention ang kanyang name. Pero wait lang. Bago mo ilipat, kung meron kang comments or suggestions, so i-type mo lang yon sa baba. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click mo lang yung notification bell para every time na mag-upload ako ng video na pwede makatulong sa'yo ay manonotify ka. So, thank you for watching. Bye!